Patay ang isang pulis habang isa pang sugatan matapos na magka-engkwentro ang pulisya at mga miyembro ng New People's Army sa Bauco sa Mountain Province. May report si Freddy Rolyoda. Patay ang isang pulis habang sugatan ang kasamahan nito matapos maganap ang bakbakan o engkwentro sa pagitan ng PNP at rebuilding NPA sa Mount Kapuaw, Bagnin Proper, Bauco, Mountain Province. Nakilalang namatay na pulis na si Patrolman Wilfredo Padawil ng Sagada, Mountain Province, habang ang nasugatang pulis ay si Police Corporal Erpil John Lapniten ng Bauco, Mountain Province. Ayon kay Police Major Bernard Wong ng Investigation Division ng Mountain Province PNP, nagsasagawa ng counter-operation ang mga miyembro ng 52nd Company ng Regional Mobile Force Battalion sa naturang lugar at manmanan ang pagkilos ng mga rebelde nang maganap ang engkwentro. Una nang ipinahayag ni PNP Chief Police General Oscar Albayalde sa kanyang pagdalaw sa Police Regional Office Cordillera o Procor ng paglulunsad ng kapulisan sa naturang lugar ay kasabay ng 50th anniversary ng mga rebuilding grupo. Ayon pa sa opisyal na tumagal ng halos 15 minuto ang bakbakan na ikinamatay ni Padawil at pagkakasugat ni Lapniten, dinalaw naman ng PNP Chief ang sugatang pulis na nakaratay sa isang hospital sa Benguet kasama sina Regional Director Police Brigadier General Israel Ephraim Dixon at Benguet Provincial Director Lyndon Mencio. Ipinagkaloob kay Lapniten ang Wounded Medal Award o medalya ng sugatang magiting dahil sa katapangang ipinakita ng mga ito sa naturang engkwentro. Samantala ay nagpaabot din si Albayalde ng pakikiramay sa pamilya ng nasawing pulis. Ayon sa PNP Chief, hindi matatawaran ang ginawang paglaban ni Padawil sa mga NPA. Kahit pabuhay ang nakasalalay, nawa ayon pa sa kanya, magsisilbing inspirasyon sa buong hanay ng kapulisan sa Procor ang ginawang kabayanihan ni Padawil, alang-alang sa paglilingkod sa bayan at tapat na pagtubad ng tungkulin. Patuloy na isinasagawa ang hot pursuit operation laban sa mga responsabling grupo sa naturang engkwentro. Mula sa Mountain Province, para sa Eagle News, Fred Rolyoda, Ayamuan, WE25.